Yun o. Yun, lumipas na. So ito after ng mga ilang araw na hindi nakapagpalipad, ito naputol yung training ni Kagawad. Ito si Kagawad sa yung kanyang African Grey. Eh noon, lipad na lipad, di ba? So ang ginagawa niya is ano, nirecall muna niya bago niya ipa to, kasi baka mami mabigla ipa. Ayan, ito yung tinatag na outdoor recall. Ang pangalan ay Tanggol. Oh, di ba? Lakas na recall, di ba? Dalawang beses. Ano ba yung Kagawad? Pang ilan? Pangatlo. Ah, pangatlo. Sige. Tignan natin ang pangatlo. Yan, nilayuan pa. Nilayuan pa ni Kagawad. Yan yung may-ari. Ito yung ibon. Yun o. Yun, lumipad na. Lumiretso na lipad. Ayan na si Tanggol. Lumilipad na si Tanggol. Ayan na, pababa na yan, sir. Pito, pito. Ayan na, first outdoor ng mga ibon. Kaya medyo yun yung nakakaba kasi baka hindi bumaba. Ayan. Ginanahan yung lipad ah. Ayan na, ayan na. Yun o. Chowking! Chowking! Kagawad, congrats! So yan, akala namin tapos na yung lahat kasi ang ganda ng training recall niya. Pero ito na yung mga sumunod na eksena. Hindi ko na nakunan yung mga time na pinalipad siya, pero ang ginawa kasi ni Kagawad, since okay na yung outdoor recall niya, pinalipad na, kaso nagpuno naman siya. Siguro dahil sa pagod. So ayan, pinapwesto na namin dyan si Kagawad sa malayo kasi baka pwedeng ma-recall, pero ako yung umakit sa puno dyan. So yun nga, nung inakit ko na, yun nga, nabugaw, lumipad na naman siya. So yun, nagpalipat-lipat siya actually ng puno. Ayan, bumaba ako kasi pupuntahan namin kung saan siya na naman lumipat. Ang problema, napakalayo nung nilipatan niya at napunta na siya sa mga kabahayan. So ito yung mga sumunod na eksena. Buti na lang, kamo, yung nadapuan niya, eh ganito yung naging structure. Yung mangga, eh malapit doon sa rooftop, kaya medyo napadali. Since si Kagawad eh hindi nakakakyat sa puno, hindi namin nagagawa yun sa mga unang dinapuan. Pero dito, since bahay na, eh ang plinano namin is siya na mismo yung kumuha ng ibon, dahil kapag inaakit namin yung AJP na si Tanggol, eh pumipitik siya palayo. So lumilipad-lipad siya. So hindi ko masabing swerte kasi syempre ang hirap din nung ginawa namin, dinanas namin. Kasi actually hindi lang yun yung punong niliparan ni Tanggol eh. Siguro stress na siya, kabado na siya. So hindi niya na alam yung gagawin. Kaya every time na ina-attempt na i-recall siya, hindi siya sumusunod. Tapos kapag uhulihin na siya, ay natatakot siya. So yun, siguro buti na mabait yung may-ari ng bahay na ito. Pinayagan kami, nakuha na si Tanggol kasi inuuhan na siya sa paa ni Kagawad, kumbaga hinuli na siya mismo. So thank you dun sa may-ari ng bahay, hindi namin nakuha yung pangalan. Salamat sa inyo kasi sobra na yung pagod namin dyan. Actually 6 a.m. kami nagpalipad. Anong oras na yan? Siguro mag 10:30 na po. So ang gagawin po dito sa AGP na to, siguro i-re-recall ulit siya, back to zero yung tawag, training ulit siya na kung saan indoor muna, at syempre ibabanding muna. So sa mga nakasama namin tumulong dito, salamat sa inyo. Napaka-solid nyo, hindi na nyo iniwanan si Kagawad. Ito yung tulong ng grupo actually. Kasi at least meron ka support system. May mga taong tutulong sa'yo kapag dumating yung punto na ayan, may problema yung ibon mo. Diba? Kasi malaking bagay din yun eh. Kasi nakaka-boost yun ng moral na somehow may mga kasama ka. So salamat sa mga nanood nito. Pa-share na lang.